Binigyang kapangyarihan ng sangguniang panalawigan sa kanilang 34th regular session si Governor Aurelio Umali na lumagda bilang kinatawa ng provincial government sa Implementation Management Agreement sa pagitan ng Project Support Office at Regional Program Coordinating Office 3 ng Department of Agriculture, kaugnay ng pagpapatupad ng Filipino Rural Development Project sub-project na may pamagat na establishment of onion cold storage facility sa Science City of Muñoz. Ayon kay Dr. Jobit Agliam, head ng Provincial Management Implementing Unit, ang proyekto ay nagkakahalaga ng 209,960,000 pesos, kung saan 80% nito ay magmumula sa World Bank, 10% ay mula sa Department of Agriculture, at 10% ay sa provincial government ng Nueva Ecija. Makikinabang sa itatayong onion cold storage na may kapasidad na abot sa 120,000 bags na may 27 kilos ng sibuyas, ang mga maliliit na magsisibuyas, particular na sa District 1 at District 2, na walang kakayanang makapag-advance payment sa mga pribadong cold storage. Ito po ay intended po sa mga maliliit na magsasaka na hindi nakakayanang mag-deposit o maglagay ng kanilang mga aning sibuyas sa mga cold storages po na available dito sa atin, dahil karamihan po sa mga storage na yan ay mga pag-aari po ng mga private sector at nire-require po nila ang deposit ko advance payment para po sa storage service. Sinabi ni Doc Jobit na kalimitan sa mga magsisibuyas na walang kakayanang makapagbayad ng storage fee ay nalulugi dahil sa pagbabay ng kalidad ng kanilang mga ani kapag hindi na ilagak sa cold storage dahil highly perishable o madaling mabulok ang mga sibuyas, o di kaya naman ay ibinebenta na lamang sa murang halaga kaysa mabulok. Sa pamamagitan ng pasilidad na ito ay mabibigyan din anya ng pagkakataon ng mga magsasaka na umaaray sa sobrang baba ng farm gate price na makasabay sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at saka na magbabayad ng storage fee kapag naibenta na ang kanilang mga ani. Pagaman marami pa anyang pagdadaanan ng proyekto bago masimula ng konstruksyon ng pasilidad, ay nagpahatid ito ng lubos na pasasalamat kay Governor Oye dahil sa suporta nito sa kanilang mga programa para sa kapakinabangan ng mga magsasakang Novo Ecijano. Nagpapasalamat tayo sa ating minamahal na Governor dahil development oriented niya pagdating sa agriculture sector po ng ating lalawigan. Papasalamat kami sa kanya dahil kami po sa Agriculture Office ay palagi niyang sinusuportahan sa mga programang katulad nito. Sa panayam naman kay Vice Governor Anthony Umali ay sinabi nitong matagal nang pangarap ni Governor Aurelio Umali hindi lamang ang pagkakaroon ng karagdagang onion cold storage pero maging ang pagkakaroon ng onion research na naglalayong mas matulungang maiangat ang pamumuhay ng mga magsisibuyas dahil 60% ang onion produced sa bansa ay nagmula sa Nueva Ecija. Ay malaking tulong kasi 60% ng ating onion producer kasi is coming from Nueva Ecija. So itong ating mga magsisibuyas from the 1st district and 2nd district, meron na silang mapaglalagyan, no? Kasi punong-puno na tayo dito sa 3rd and 4th mga onion storage diyan, napupuno na sila diyan. So malaking tulong kung madadagdagan nyo sa area ng Muñoz. Mensahe ni Vice Governor Umali, patuloy ang kanilang pagbibigay ng suporta, hindi lamang sa mga magsasaka ng palay kundi maging sa mga magsisibuyas dahil sila ang pangunahing nagbibigay ng pagkain ng bansa. Ang ating punong lalawigan, Governor Oye Matias Umali, at ang sangguniang panlalawigan ay buong-buo ang aming puso sa paglilingkod sa ating mga magsasaka. Hindi lamang palay ang pangunahin nating sinusuportahan, kundi kasama din po ang mga magsisibuyas nating mga kababayan na ito po ay ating masuportahan. Dahil naniniwala po kami, ang pagsuporta sa pagkain na pangunahin natin ay malaking tulong ito sa buong bansang Pilipinas. Kaya asahan niyo po, ang paglilingkod po namin ay para sa lahat. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.